hi sa ating mga netizens. Ano? Narinig ko lahat? Nagaling mismo sa bibig ni Moira Rotacio na siya ang may pakanaat pasimuno sa pagpapakidnap kay Mr. Joselito Pepe Tanyag at kasabot niya si Dax para baligtarin ang statement at para hindi na mo! Alam nila kasabot ka, ayoko mawala ka sa akin, pati ikaw mawala ka sa akin, hindi pwede. Hindi ko haya mangyari yun. Pag ako nakalaya dito, babaligangit ang humanda ka sa akin! Hihintayin kita at yun kung makakawala ka pa. Of all people, si Carlos pa pala makakatulong sa atin na mabunyag ang katotohanan. So it's true? Yes, ma'am. Kasi in-expose ni Doc Carlos. Kapag nahuli na yan si Ma'am Moira, malalaman natin sino yung mga kasabot niya. Tigyan! Uy, umaawa po kayo! Wala akong kasalanan! Mamaya na tayo babiyahe sa rest house, ha? Walang hiya talaga yung Carlos na yan. He ruined everything! Hindi ako papayag na maisahan niya! Ano nang plano nyo ngayon, Dax? Plano natin. Damay na kayo dito. Lalo ka na, Dax. Baka nakakalimutan mo. Bulgar na sa buong mundo na magkasabot tayo para idiin si Carlos. Kaya hindi mo ako iiwan sa laman na to. Kapag hindi mo ako tinulungan, ako na mismo makakalaban mo. At hindi kita hahayaang makalapit sa anak ko. Pero Moira... Bakit? Natatakot ka dahil ayaw ni Zoe? Pwede ba, Dax? Tigilan mo na yung ambisyon mong magbagong buhay dahil hindi na yan mangyayari sa'yo. Ang tanging magagawa mo na lang ay siguraduhin mawala sa landas ang lahat ng mga tanyag. Isama mo na rin si Carlos dyan. Nang sa ganun, makasama mo na yung anak ko. Bakit? Babalikan mo pa rin ng mga tanyag? Alam ka naman magpatalo ako. Binagsak nila ako, isasama ko sila. Kaya lang ako, hanggang buhay lang, sila diretsyong impyerno. Ang tingin nila sa akin, virus? Pwes, ipapakalat ko tong virus na to. Walang makakaligtas sa Moiratic Acid Virus. Isang pandemyang hinding-hindi nila makakalimutan. Too late na nang makarating ako sa area. Mabilis na katakas si Moira. May tumulong daw sa kanya. In the first place, Obeng, dapat hindi ka na nagpunta doon. Paano kung may nangyari sa iyong masama? Obeng, please, wala nang papa. I can't afford to lose you. I'm sorry, ate. Pero gusto ko lang masigurado na mahuli si Moira. Pero wala eh. Sabi ng mga pulis, tuluyan nang nakatakas si Moira. At si Dax ang tumulong sa kanya. Sabi ko na nga po eh. Well, pero ang importante, ligtas ka. And at least lumabas ng katotohanan. Pero saan kaya nagtatago yung si Moira? Ate, kukuha na ako security para kay Nelinet. With Moira on the loose, hindi natin alam kung kailan siya aatake. Kailangan mag-iingat tayo. Pero buti kung pumayag sila. Ate, huwag ko na lang kaya ituloy ang birthday party ni Annalyn. Delikado eh. Oh, Beng. Bakit naman hindi? It's Annalyn's birthday. And aside from that fact, you have reason to celebrate. Dahil at least tuluyan ang pabagsak si Moira. Tayo ang nasa tama. So bakit tayo matatakot kay Moira? I don't know, ate. Pagkatapos ng nangyari,
mas inisip po yung kaligtasan natin kaysa maging party ni Annalyn. O Beng, sa lahat ng pinagdaanan yung pamilya, deserve na deserve din yung mag-celebrate. Siya sa rest house ni Risa. Doon kami nagtatago. Zoe, hindi ako pwede magtagal dito, delikado. Baka pati ikaw madamay. Iwan mo ako! Mas makakabuti nang hindi tayo nakikita magkasama. Tsaka, pinapasabi nga pala ng mami mo na huwag na huwag ka raw aamin na may kinalaman ka sa mga plano. Kailangan malusutan mo to. Kinakailangan, hindi mo na tayo magkita para sa kaligtasan mo. Gagawin ko. Sasamahan ko na lang muna yung mami mo. Mamin ka nga? May pinaplano ba si mami? Wala. Hindi ako naniniwala. Kilala ko yung mami ko. Hindi yun basta-basta magpapatalo. Dax, you have to promise me. Kung may pinaplano naman si Mami, you have to convince her not to push through with it. Please! Huwag mo siyang tutulungan, please! Hello? Hello, Justine. Kamusta ka na? Moira? The one and only. Bakit mo ba ako tinatawagan? Hindi mo na dapat ako tinatawagan. At bakit hindi? You are still part of my squad. Hindi mo na ako kakampi. Kaya pwede ba tigilan mo na ako? Pinaghihinalaan na ako nila Annalyn. Alam mo, hanggat wala silang matibay na ebidensya, mamatay na sila sa hinala nila. I have to go. Huwag mo akong bababaan ng telepono. Lahat ng mga kasabot ko, hindi ako pwedeng iwan. Kapag ginawa mo yon, idadawit kita. Kayo ng daddy mo. Malalaman ng lahat ang hidden agenda nyo sa Apex. And what's more, sasabihin ko na magkasabot tayo. So Justine, you better behave. Unless gusto mong mabaling sa'yo ang spotlight. Ano ba, Moira? Pwede ba tigilan mo na muna to? Magpalamig ka muna. Palipasin mo naman yung birthday ni Annalyn. Ah, may pa-birthday pala si Robert kay Annalyn. Well, then that seems the perfect opportunity para i-launch ang pasabog ko. What? Ikakalat ko lang naman ang Moriatic Acid Virus. Come on, huwag mo naman sirain yung special day ni Annalyn. Mabuti nga sila. Birthday lang ang masisira. Eh kami na anak ko, buong buhay na namin ang sinira nila. Anong gagawin mo? Gagawin natin. Hindi, hindi kita tutulungan. Ayokong madamay dyan. Paulit-ulit, Justine. Ilang beses ko bang dapat ipaalala sa'yo na kapag hindi ka sumunod sa akin, malalagot ka. Hawak na kita sa leeg, Justine. No! Hindi ko pwedeng gawin yan kasi nandun yung nanay ko. Madadamay siya. Anyway, madali lang naman papagawa ko sa'yo eh. I just need all the details of that party. Huwag ka mag-alala. Si Lynette at Annalyn lang ang target ko. Hindi kayo madadamay ng mami mo. I swear. Thank you.
RJ, are you sure you're okay? Yes, ate, I'm fine. Dad! Dad! No. I heard what happened. Kumusta ka? I'm fine, anak. Pero, saan ka ba nagpupunta? Lagi kang missing in action. Wala. Nasa duty ako kanina eh. Si Mommy, kamusta siya? Di ba dapat kami nagtatanong yan sa'yo? Tita, hindi ko siya nakakausap. Oh, come on, Zoe. Nanay mo, hindi mo alam kung nasaan? Tita, wala talaga akong alam. Wala na akong contact sa kanya. It's pointless to ask her. Hindi ka naman naaamin eh. You know what, RJ? I like Carlos. Naipit, gumawa ng paraan. Binukot, ibinunyag lahat ng kasalanan ni Moira. Kaya ikaw, Zoe, mag-ingat ka. Dahil kapag naipit ang nanay mo, malamang ilalaglag ka niya. Ma'am Justine, nandiyan na po lahat ng logistics para po sa party ni Doc Annalyn. Okay, sige. Thank you. Sure po ba kayo na po mag-organize dyan? Medyo matrabaho po yan. No, it's okay. Ako nang bahala dito. Alam ko naman na masyado kang busy. Tsaka, di ba may sakit pa yung mom mo? Ako nang bahala. Thank you, ma'am. Sige po. Thank you. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap ang wanted fugitive na si Moira Tanyag. Kahapon lang ay di sinasadyang inami ni Mrs. Tanyag ang krimeng nagawa niya sa yumaong businessman na si Joselito Pepe Tanyag sa live video na pakana ni Dr. Carlos Benitez na isa ring wanted fugitive. Huling nakita si Mrs. Tanyag sa labas ng warehouse kung saan siya itinago ni Dr. Carlos Benitez. Oh, Justine! Alam mo, tibay mo din, no? Gipit na gipit ka? Nagsasabi mo? Tama nga yung sinabi ko. Patibay mo yung budget sa party ni Annalyn. Ibubusa mo. Excuse me? Gusto ko lang gawing special yung birthday party ni Annalyn. Oh, come on. You and Annalyn are not in good terms. Alam mo, kung may binabala ka, huwag mo lang ituloy yan dahil ako ang makakalaban mo. Huwag kang hipokrita, Zoe. Dahil kayong dalawa ng mommy mo ang may binabalak sa birthday ni Annalyn. What? Ano yung narinig ko? Anong plano ni Moira tsaka ni Zoe sa party ni Annalyn? Kita, ewan ko dito. Hindi ko alam kung anong pinaplano ni mommy. At saka sinabi ko sa inyo, di ba? Wala na akong contact sa kanya, hindi ko siya nakakausap. Kaya pwede ba, Justine? Huwag kang mag-imbento dyan. Justine, ano pa alam mo? Nothing. I was just fishing. Fishing? Talaga? Fishing. Kasi hindi ako naniniwala na wala kayong contact ng mommy mo. Talaga? Bakit Gina G ka mag-organize ng party ni Annalyn? You did that? Organize Annalyn's party? Why? Para makabawi ako. Para magkabati na kami ni Annalyn. Kahit na pinagbibintangan niya ako na nagnanakaw ako sa company, pinsan ko pa rin naman siya. And I still want the best for her. Pero kung mamasamain nyo yung pag-organize ko, edi okay, hindi ko natutuloy. No. Do it. That's a good thing. Huwag ka maniniwala sa mga negative dyan. Ikaw, Zoe, tigil-tigilan mo yung mga paratang mo, ha? Other people may perceive your behavior as a form of projection, which is actually a defense mechanism. And by the way, pareho kami ni Justine. Hindi ako naniniwalang wala ka ng kontak sa nanay mo.
sure Annalyn will appreciate that. Go ahead and organize your party. Go ahead. Nagawa ko na. Tito Giselle. Hi. I want you to wear this to your island birthday bash. Wow. Oh, thank you po, Tito Giselle. Grabe, sobra na po yung effort niyo para dun sa birthday party ko. Siyempre, kasi ikaw ang favorite pamangkin ko. And I promise you, we will make sure that this will be your best birthday ever. We? Oo. Hindi mo ba alam na nag-volunteer si Justin to help organize your party? Talaga po? Bakit daw po? Siyempre, Annalyn, gusto niyang makabawi. Diba? Kung gusto niya po talaga makabawi, sana magsabi na lang po siya ng totoo. What do you mean? Alam niyo po ba, sa tingin ko po, siya yung kumuha ng cellphone mo eh. Tapos siya po yung nag-message kay nanay para makipag-dinner. Annalyn, pamimintang na yan, ha? Pero tita, sigurado po ako eh. At tingin ko po tinutulungan niya po si Ma'am Moira. What? Wala pa ba nakakakita kay Moira? Baka manggulo yun sa party ni Annalyn. Ina-update naman ako ng mga polis, pero... pare, may problema ako eh. Natanggap kasi yung application ko sa seminar ni Dr. Cao Liu Chang sa Singapore. Oh, that's great news. Sikat na neurosurgeon si Dr. Chang sa buong mundo. So, anong problema? Narisked kasi yung seminar. Tumapat dun sa birthday ni Annalyn. Eh, first time pa naman sana namin mag-celebrate sa family. Kasi last year, hindi pa niya alam na tatay niya ako. Tapos nasira pa dahil sa away nila ni Zoe. Eh, gusto ko sana mag-attend ng seminar. Kaya lang, gusto ko rin sana mag-attend sa birthday ni Annalyn. Pare, kausapin mo na lang si Annalyn. Alam mo kung ano man ang maging desisyon mo, sigurado naman ako maintindihan niya yun eh. Mahal ka nun. Annalyn, may proof ka ba? May witness ka ba? Wala po, pero sigurado po talaga. Then you're not sure. Hindi ko naman pababayaan basta lang sirain mo yung pangalan ni Justin just because of your fabricated stories. I'm sorry for that outburst, pero kasi, Annalyn, kilala ko si Justin. Hindi niya magagawa yun. Hindi niya kakampihan si Moira. Isa pa, hindi niya naman kilala si Moira. And second, she has nothing to gain by teaming up with that criminal. So, please. Daanan mo na lang yung pasyente mamaya sa room niya. Yes, Doc. No problem. Sige. Thank you, Doc. No problem, Doc. Ay, anak. Tatay. Pwede ba tayo mag-usap? Naman po. Bakit po? May seminar kasi ako sa Singapore. Ah, wow! Talaga po, tatay? Oo, kaya lang tumapat kasi siya sa birthday mo. So, hindi po kayo makaka-attend sa birthday party ko? Hindi.
Pwede naman ako hindi nang pumunta sa seminar. Kasi birthday mo yun eh. Tatay, huwag na po. Pumunta ka na po sa seminar, okay lang. Sigurado ka? Opo. E di, pag-uwi nyo na lang po, saka tayo mag-celebrate. Saka promise mo po sa akin na kung ano po yung matututunan mo doon, i-share mo po sa akin. Okay? Thank you, anak. Promise, mabawi ako. Pagkatapos ng seminar, dediretso ako sa resort. Habol ako. Okay? Sige po, tatay. Masaya. Hindi mo na ba gusto yan? At hindi. Favorite ko pa yun to. Thank you, doctor. Alam mo, Doc, parang ayoko na mag-birthday party. Eh kasi, si tatay, hindi siya makaka-attend dahil may seminar siya sa Singapore. Si Rita Giselle, parang masama yung loob niyo sa akin dahil kay Justine. Tsaka, parang nakakakonsensya na mag-celebrate, eh kakamatay lang ni Tito Michael at ni Doc Yula. Alam mo, ikaw ang dami mong excuses. Hindi excuse yun. Isang tanong, isang sagot. Gusto mo ba mag-celebrate ang birthday party mo? Gusto, pero... See? You have your answer, Doc. You know what? I'm sure si Tito Michael mo at si Doc Yula, gusto ka nila mag-celebrate ng birthday party mo. Baka mamaya sila ba nga yung sobrang busy sa kakaplan ng party mo eh. And I'm sure si Tita Giselle mo magiging okay kayong dalawa. Favorite ka nun. Doc, ngayong birthday mo, regalo mo naman sa sarili mo yung happiness. Kasi maging masaya. Kasi kada masaya ako, may nangyayari na hindi maganda. Eh, paano na lang yan? Baka mamaya, sumugo dun si Ma'am Moira. You know what? Nag-overthink ka na naman. Hindi naman alam ni Ma'am Moira kung saan or kailan ka magsa-celebrate ng party mo. Kaya hindi niya masisira yung birthday party mo. Okay? Doc, let your fears stop you from being happy. You know, sometimes, sad moments in life can help you appreciate happiness even more. Tsaka sayang naman kapag kinansel mo yung party mo, hindi mo makikita tong abs ko. Abs? Oh! Ikwin nga. Oops! Hindi mo pa birthday. Not yet. Uy! Doc, deserve mo maging masaya. Tandaan mo yan. Hello? Hello, Dax. Nakuha ko na ang kompletong details ng party ni Annalyn from Justine. But I want you to make sure na hindi pupunta si Zoe sa party na yon. Ano na naman itong panggugulong gagawin mo? Nothing! I just want to make Annalyn's birthday extra special. And don't worry, babayaran kita ng malaki na sa ganun, matala mo naman sa mga masasarap at mamahaling restaurant ang anak ko. Oh, eh, anong kailangan mo? Gusto ko lang naman bigyan ng engranding pasabog ang birthday ni Andin. Something na hinding-hindi na nila makakalimutan.
Kailangan mo pa rin pagbayaran yung ginawa mo kay Tita Irene. Ayaw kong makulong. Hindi pa nahuhuli si Moira. Sigurado ako, may gagawin siya kay Lynette. Asan ka na? Dito na kami sa port. Mansari kasi namin ang boyfriend ko and makikita sana kami. Annalyn, ilang beses na tayong niloko ni Zoe. Magpapaloko pa ba tayo? Paano po kung may binabalak pa naman si Moira na guluhin yung party ni Annalyn? Ah, hindi mangyayari. May kasama tayong pulis. At saka bago tayo mag-embark, may inspection. Dustin, come on! Is everything okay? I actually don't feel like going na.